na matakot sa kanya. Ever since na nalaman niyang anak niya ako, wala naman siyang ginawang masama eh. Wala? Eh di ba nga pilit kanyang kinukuha sa amin? Mami, hindi naman ako gamit na basta-basta niya lang makukuha sa inyo. Celine, please, stop defending her. Nag-usap kami sa ospital. And nangako siya sa akin, hindi niya tayo guguluhin. And I believe her. Paniniwalaan kita. Pero please, if ever she tries to call you, pwede ba i-reject mo na lang yung call niya? I trust you, Celine. But I will never learn to trust Josephine. Never. Tawagan mo si Celine. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko magpaliwanag sa kanya. Bakit tayo umalis? Hindi ako tumakas. Mamaya kung ano-ano yung mga sabihin sa kanya eh. Kung ano pa makarating sa kanya. O sige, kakausapin ko siya. Bakit naman kayo tumakas? Alam mo, Celine, mabuti pa. Ikaw na mismo pumunta dito. At si Josephine na ang magpapaliwanag sa'yo. Vanessa, alam na dito sa bahay na tumakas kayo ni Tita Josephine. Tigilan mo lang ay kakatita mo. Mag-ina kayo. Sige, titignan ko kung makakagawa ko ng paraan para puntahan siya. Kinukutuban ako kay Celine. Ako rin, Mama, eh. Iba rin ang pakiramdam ko. Siguro matutuwa pag nawala na ako. Natutuwa kasi makakasama mo na si Darling. Kung maisipin si Darling, mahalaga ngayon, malakas ka. Anong ginagawa mo dito? Kinuha ko yung huling talent ni Madam. Kamusta pala si Miss Aldo? Namumutla. Please tell Kevin to hold on. Miss na miss ko na rin siya. Ayoko po kasing mapahama kayo o masaktan siya. Kaya manaikiusap ako. Sana wag munang sabihin na nakikita tayo. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Si Celine ang hinahanap natin, pero si Vanessa ang nakita natin. Pero malamang siya nagtatago si Josephine. Gusto ko muna siya makaharap. Nagpunta ba siya? Oo. Pero nakaalis na. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Celine? Saan ka nanggaling? Sa work, Daddy. Tumawag ako doon. Wala ka doon sa opisina. Kasi nag-field work ako kanina, Dad. Nagsisinungaling ka ba? Celine. Alam ko, hindi ako ang dapat pangaral sa'yo tungkol sa pagsisinungaling. Pero alam mo bang natutunan ko pagkatapos ng lahat ng nangyari? Kapag may nagsisinungaling, may nasasaktan. And I don't want to break your mother's heart. Daddy, hindi ko naman gagawin yun eh. Huwag ka na magtago sa amin, Celine. Huwag ka magsinungaling. Lalong-lalo na sa mommy mo. Dad, hindi nga. Okay? Nasaan ba si mommy? Nag-text siya sa akin. Tatuntunan niya kung saan nagtatago si Josephine. Malamang nag-uusap sila ngayon. Ha? Nasaan sabi ang anak ko eh? Nasaan si Celine? Wala nga siya dito. Huwag kang maniwala, Bettina. Nagsisinungaling yan. Celine? Celine! Hoy! Bahay Celine. Tutog! Ano ba? Huwag kang pumasok Celine! Dyan! Celine! Wala siya dyan! Nakak ka, Celine! Bettina, alam mong mali itong ginagawa niyo. Alam mo, trespassing na kayo. You should talk, Josephine. Ikaw, na kidnapper, killer, arsonist, at ngayon ano? Magnanakaw ng anak? Nasaan sabi si Celine eh? Wala siya dito. Nanggaling ba siya dito? Kasi alam ko, hinahanap-hanap mo siya, di ba? Ayoko po kasi mapahama kayo o masaktan siya. Kaya, manaikiusap ako. Sana wag mo unang sabihin na nakikita tayo. Please. Mga para sa akin, gawin mo to. Hindi nga. Wala nga siya dito. Kasi ayoko siyang makita. Paano yun alam ko nasan si... si Tita Josephine?
Narinig ko yung sinabi mo. Mana pala ang tawag mo kay Josephine. Dad, nagkamali lang ako. Mali talaga. Maling-mali ituring mo siyang ina. Mas patagal ko nang kilala si Josephine kesa sa'yo at gagawin niya lahat para makuha niya ang gusto niya. Celine, bubulahin ka niya. Lolokohin ka. Magmamakaawa yun para makuha niya yung gusto niya. Kapag nahuli na yung loob mo, Celine, kapag nagkikita kayo, mag-iingat ka. Kung inaakala mong mamahalin ka niya, hindi mangyayari yon. Hindi kaya ni Josephine na magmahal ng iba dahil sarili lang niyang iniisip niya. Dad, hindi ba pwedeng magbago yung isang tao? Talaga bang naniniwala ka dyan? Oo, Daddy. Gusto ko maniwala. Kung totoo man yun, hindi na natin malalaman dahil hindi ka na magpapakita kay Josephine. Di ba yan ang ipinangako mo sa nanay mo? Di ba? Opo. Celine, we're your parents. We know what's best for you. Makinig ka na lang sa amin. Sinungaling, manloloko ka pa rin hanggang ngayon? Bettina, I looked around. Wala talaga si Celine. Saan kaya siya? Di ba sinabi ko naman sa'yo, wala naman talaga siya dito. Kulit-kulit? Alam mo, Bettina, nananahimik na ako. Kung pagod ka, mas pagod na ako. Ba? Ano man drama to, Josephine? Paiikutin mo na naman kami, tapos saka mo kami sasaktan? Bettina, tingnan mo naman ang itsura ko. Tingnan mo nga yung kalagayan ko. Kinukup-kup na nga lang ako ng kaibigan kong si Vanessa dito sa maliit na bahay na ito eh. Kasi wala na nga akong pera. Ni hindi na nga ako makatayo. Bagsak na ako. Wala na akong laban. Dapat lang sa'yo yan, Josephine. Oo, nagdudusa na ako. Pinagturo saan ko na lahat ng ginawa ko. At lahat ng yan, handa kong pagdaanan para lang makasama ko ang anak kong si Celine. Hindi. Hindi pwede. Kung gusto mong magdusa, doon sa kulungan, tatawag ako ng pulis. Huwag, parang awa niyo na. Huwag niyo gagawin yan. Ayokong makulong. Gagawin ko lahat ng gusto niyo. Huwag niyo lang akong ipakulong. Lahat? Gagawin mo ang lahat? Oo, lahat ng gusto niyo. Basta huwag niyo lang akong ipakulong. Then makinig ka sa mga kondisyon ko, Josephine. Anong mga kondisyon? Parang may tinatago sa akin si Celine. Sa tingin mo, nakipagkita ko siya kay Josephine? Ano man babait si Celine? Mapagpatawad. Pero parang may nagbago sa kanya. Parang nakalimutan niya na yung galit niya kay Josephine. Malay mo naman, siyempre sa sandaling panahon na nagkasama sila, nagkakilala na yung dalawa. Nakitungo si Josephine sa kanya. Nalaman niya na mag-ina sila. Baka yun ang dahilan, kaya nagbago yung pakikitungo ng anak mo kay Josephine. Pero iba pa rin yung naawa siya kay Josephine. Iba pa rin yung sinuway niya kayo. Hindi ko magagawa yan.
Lalayuan mo si Celine, Josephine. Ginugulo mo siya eh. Ginugulo mo kaming lahat. At saka kung talaga natuto ka na, tatantanan at lalayuan mo na kami. Pero siya na nga lang yung dahilan kaya ako nabubuhay. Siya na lang ang dahilan kung bakit gustong-gusto kong magbago. Yun ang mga kondisyon ko. And it's non-negotiable. Oras na malaman ko na kinontak mo si Celine, tatawag ako ng mga polis. And I swear, darating sila dito na parang putakti at kukuyugin ka. Tapos kami, lalayo na kami ng Pilipinas. Malayo sa'yo. Habang ikaw, nakakulong. Habang ikaw, mawawala ng kalayaan. Kung kailan ako nagkaroon ng dahilan para mabuhay, tsaka mo naman ilalayo yung dahilan na yon. Kung kailan ako natuto, tsaka mo naman ako pipilayan, Bettina. Ang gusto ko lang naman maging isang ina. Yan ang kinatatakot ko. Dahil sigurado masasaktan si Bettina kapag mangyari yon. Kapag gumawa ng mali si Celine, kailangan ko siyang pigilan. Kailangan kong alamin. Ayoko na masaktan si Bettina. I have to protect my family. You'll know by now na gagawin ng ina lahat ng paraan para maprotektahan ang anak niya. Gagawin ng ina lahat para hindi mawala ang anak niya. At ikaw? Hindi ka naman naging nanay, Josephine. Hindi porket lumabas si Celine sa sinapupunan mo, nanay ka na. Ang nanay, hindi basta-basta ginugusto. Pinaghihirapan yon. And God knows, pinaghirapan ko ang pagiging ina ko kay Celine. All these years that she's been alive, and all those times na gusto mo siyang saktan. I'm sorry. That's not enough, Josephine. Ang pagiging nanay, it's not something you'll just want. Pero ako, it's something that I earned. You don't deserve Celine. And definitely, Celine doesn't need anyone like you. Kaya layuan mo ang anak ko. Kung hindi, ipapakulong kita. Take it or leave it, Josephine. Sige. Pumapayag na ako. Pumapayag ka na? Kung yan ang sa tingin mong makakabuti para kay Celine, pumapayag na ako. At para sa'yo rin, Josephine. Kaya wag na wag mong kakalimutan itong pag-uusap natin. Umalis na kayo. Gagawin ko na lahat ng gusto niyo. You better. Or else, matitikman mo talaga ang galit ng isang ina. Hindi yung katulad mo. Trying hard. Ma, tara na. Tandaan mo, si Celine ay isa ng buena. Buena familia. Hindi siya mapupunta sa'yo. Ginawa ko. Mali ka? Kung ako ang nasa sitwasyon mo, malamang nag-hire na ako ng isang batalyong hitmen para tudasin si Josephine. Hindi ko nga alam kung bakit nakipag-deal ka sa kanya. Dahil mama, alam ko si Josephine makasarili. Ang iniisip lang niya, yung kapakanan niya at kalayaan niya, hindi yung magiging relasyon niya with Celine.
alam nyo, ang bigat-bigat ng loob ko eh. Tama ba? Tama ba nung pinaglalayo ko silang dalawa ni Celine? Jo, sorry na. Hindi ko naman nakalain na masusundan nila ako eh. Ang mahalaga, hindi nila alam na nanggaling dito si Celine. Tsaka sa panatsambahan lang naman nila siguro ikaw, kaya ka nasundan dito, pero hindi mo naman kasalanan yon. Siguro kabalaran na lang talaga ang may galit sa akin eh. Kasi karma na siguro ito sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Tama ba yung naririnig ko? Nagsusorry ka, nagsisisi ka sa mga ginagawa mo. Ikaw ba talaga yan? Alam mo, lalaki talaga yung pinagbago mo, Jo. Gaga! Gusto ko lang talaga magbago. So, ibig sabihin yan, susundin mo yung mga sinabi ni Bettina na hindi mo nakukontakin si Celine. Of course, you made the best choice. Kaya saan naman kayong maagrabyado? Look at it this way. 20 years kang naging ina kay Celine. Eh, samantalang si Josephine, kailan sila nakakilala? 3 years ago? At anong ginawa niya sa loob ng panahon na yon? Wala siyang ginawa kundi pahirapan si Celine at ang buong pamilya mo. Tama ka, anak. Mali si Josephine. Maling-mali na mawalan ka ng anak. Alam mo, papayag ako sa kasunduan namin ni Bettina. Pero hindi ibig sabihin nun na isusuko ko na yung anak ko. Hindi ko isusuko si Celine. Isa pa, hindi man ako ang lumapit kay Celine, gagawa ako ng paraan para siya naman ang lumapit sa akin. May mga bagay pa rin talaga hindi nagbabago sa kanya. Ate, it's never going to work, okay? Para sa lahat, threat lang yung Josephine na yun sa atin. Ikaw lang naman yung nag-iisip na hindi na siya gagawa ng gulo eh. Hindi naman na talaga eh. Alam ko naman pag sincere yung tao, no? At sincere si Mama. And you call her Mama? Kailangan niya ng pagkakataon, okay? And that's what I'm giving her. Ngayon nakita na ulit siya ni Mom. Wala na yung chance na yun. And who knows, baka nakakulong siya ngayon. Only time can tell kung ano yung mangyayari sa inyo ngayon. Darling, I still need to know, okay? Kasi mamamatay ako sa pag-aalala. Kanina ko pa nga tinatawagan si Vanessa eh. Takot ako baka kung ano nangyayari doon. Celine. Vanessa! Vanessa, buto naman sinagot mo na yung phone. Naku, pasensya ka na. Inaasikaso ko kasi yung nanay mo eh. Dumating nga pala dito si Bettina. Nasundan pala tayo eh. Ano nangyari? Namusta si Mama? Okay lang naman yung nanay mo, pero... Dad? Sinasabi ko na nga ba, Celine? Nagsisinungaling ka sa amin. Tumawag si Celine. Nag-aalala siya sa'yo. Sinabi ko na rin na nagpunta dito si Bettina. Sinabi mo ba kay Celine na hindi nalaman ni Bettina na nagpunta siya dito at wala siyang dapat ipag-alala? Yun yung hindi ko nasabi kasi narinig ko si Arthur eh. Kaya naputol yung usapan namin. Parang nahuli yata si Celine. Nahuli si Celine? Huwag kang magkaila, Celine. Narinig kita. Kauso mo si Vanessa. Nanggaling ka kaila Josephine. I'm sorry, Dad. Nagsinungaling ako.
Dad, huwag ka na pong magalit kay Ate Celine. Naipit lang naman po siya eh. Celine, di mo ba iniisip ang mami mo? Hindi mo ba naisip kung ano mararamdaman niya kapag nalaman niya to? Isipin niya, tiriraidor mo siya. Na mas pinili mo pa si Josephine kaysa sa kanya. Celine, ayoko nang masaktan ng mami mo. Sorry. Hindi pwedeng malaman ni Bettina to. Anong hindi ko pwedeng malaman? Ano yung hindi ko dapat malaman? Napag-usapan lang namin si Josephine. Mami, nakita mo siya? Oo. Nagkataon lang. Ikaw talaga yung hinahanap ko eh. Pero siya yung nakita ko. Ano po nangyari? Concerned ka pa rin sa kanya? Yun ba hindi niya masabi sa akin? Bettina, concerned rin lang siya sa'yo. Alam niyo, my daughter can handle herself. Hindi na siya takot kay Josephine. They made the deal. Don't worry about her anymore. Hindi niya na tayo guguluhin. Hindi ko siya ipakukulong kung hindi ka na nagkukuluhin. And you believed her? No. Not really. Kahit kailan naman hindi ko siya pagkakatiwalaan. But I had to give her a chance. Another chance para sa'yo, Celine. Dahil kadugo mo siya, pero oras na sumuway siya sa pinag-usapan namin. Lagot siya sa'kin. Ako naman ang gaganti sa kanya. Ayaw pa rin tatanong ni Josephine si Celine. Pupunta na siya kay Vanessa. Haharapin ko siya. Teka. Haharapin mo siya para ano? Para tapusin na to. Ano ka ba? Sige na, pilitin mo kumain. Siya nga pala. Nakita kami ni Darling. May concert siya dyan sa music hall na malapit dito. Tama naman, inis na inis ako sa Darling na pinapanggit mo pa. Concern sa'yo ang batang yun. Madalas ka nga niyang kinakamusta eh. Nakakamusta na yun kasi gusto niya malaman kung mamatay na ako. Sure, tuwang-tuwa yun kasi wala na siyang karibal. Buti na lang hindi nila naabutan si Celine dito. Dahil kung naabutan nila, naku. Higyan nga niya ako ng pagkakataon pero gusto pa rin niya akong ilayo kay Celine. So anong ibig mo sabihin? Hindi ka susunod dun sa deal? Paano yun? Paano na si Celine? Hindi, lalayo ako na lang si Celine. Galit ka ba sa akin? Hindi po mangyayari yun. Mahal mo pa ba ako? Sobra po. Pero mas mahal mo naman si Josephine. Mahal mo pa ba? Hindi totoo yung sinasabi mo. I love you very, very much. Nag-desisyon na ako. What, Mami? Ano yun? Aalis tayo. Naayusin ko yung mga papeles natin. Papeles mo. Tayo na mismo ang lalayo kay Josephine.